Vlogger? Nagkasakit dahil sa kapabayaan sa sarili? Hindi man putok ang pangalan ng vlogger YouTuber na ito sa social media, ay marami pa rin namang sumusuporta sa kanya. Mas kilala siya sa YouTube platform at kasalukuyang may 252,000 subscribers na. Pero tila sa pagiging vlogger daw nito, ay napabayaan na pati ang sarili. Totoo nga bang may mga vlogger na mas mahalaga ang kumita ng pera kaysa alagaan ng sarili? Mas importante nga ba na i-please ang mga viewers kaysa alagaan ng kalusugan? May ilang vloggers na rin nang namaalam dahil napabayaan ang sarili. Dahil nga sa paggawa nila ng vlog, nakalimutan na nilang bigyang pansin ang sarili. Tila nasilaw na sila sa kinikita nila sa pagbablog. Kaya laking lungkot ang nadarama ng kanilang fans kapag may nababalitang hindi maganda patungkol sa kanila. Isa na noon ng pagpanaw ng sikat na YouTuber na si Lloyd Cadena. Hindi inaasahan ng marami ang bigla ang pagkawala nito. Kasagsagan nga ng pandemya noong bawian siya ng buhay. At ang dahilan ng kanyang pagkawala ay nang atakihin siya sa puso. Dahil batid naman ng marami kung ano ang katawan ni Lloyd na masasabing prone sa sakit. Walang may gusto ng mga nangyaring iyon, pero alam nating may paraan at solusyon ng lahat ng bagay. Ngunit isang vlogger na naman ngayon ang isinugod sa ospital, bigla ang sinugod si BNT Andrew sa ospital, naloka si BNT, title ng vlog. Ang BNT o bakla ng taong ay nagsimula noon kay Lloyd Cadena. Sila ang mga natulungan noon ni Lloyd para makapag-umpisa sa YouTube. Kaya nang mawala ang tinuturing nilang kuya, ito ang naging inspirasyon nila para mas ipagpatuloy ang vlog. Ngunit ngayon nga ay hindi maganda ang kalagayan ng isa sa BNT. Siya nga ay si BNT Andrew Biong na isinugod sa ospital dahilan kung bakit hindi na ito nakakapag-vlog. Mismong ang kanyang mga kaibigan ang nagdala sa kanya sa ospital. Ayon sa kanyang ina, ilang linggo na raw kasi ang sakit ng kanyang anak. Para kang lantang gulay talaga, sabi ng isang kaibigan nito bago nila dalhin sa ospital si Andrew. Matapos ang apat na araw, nagkaroon na umuno ng pantal-pantal si Andrew sa katawan. Nag-umpisa umuno ito sa sakit ng likod at katawan. Ngunit nang mapansin na lumalala na, ay nagdesisyon na itong dalhin sa ospital. Hindi naman naiwasang mag-alala ng kanyang mga viewers sa kalagayan ni Andrew. Health is wealth, alagaan ng sarili BNT Andrew. Yung itim na armpit at leeg ni Andrew, sign of diabetic po siya. More on gulay yan papawis Andrew, bawas na sa carbs and fatty foods. Andrea, regular exercise tsaka avoid ka sa mga unhealthy foods. Kasi minsan, sa lifestyle talaga nagsisimula lahat kaya nagkakasakit. Hope you'll feel better soon. Let's not forget na ang jowa ni Andrew ay, sorry for the term, for hire or boy toy noon. He could have STDs or worse yung ano. Andrew may have acquired it. They both should undergo lab test to be sure. At mapagamot habang maaga kung ano man yan. Get well soon, Andrew. Aside from eating binges, bear in mind too na may jowa siya. He is sexually active. There might be some kind of infection down there. At his back door, which causes fever. Massive dose of antibiotics is needed. I hope I'm mistaken. Base sa ibang vlog, nakailang lipat ng ospital si Andrew. Ang sakit nito ay sa gallbladder at UTI infection. Sa kanya namang latest upload, sa wakas ay nakauwi na rin si Andrew at patuloy na nagpapagaling sa kanilang bahay.